Meron pala ang isang platform para sa mga sugar babies at daddies sa Pilipinas. Ang pakikipag-date ay nagkaroon ng hindi mabilang na pagbabago sa ating pabago-bagong mundo. Idagdag pa ang masamang epekto ng inflation, parami ng parami ang mga Pilipino na yumakap sa isang natatanging diskarte sa pakikipag-date sa pamamagitan ng mga sugar relationship. Ayon sa pinakamalaking sugar daddy dating platform sa Asia, ang Sugarbook. Ang Sugarbook ay isang online dating service na itinatag sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang Sugarbook ay pinakasikat sa mga bansa sa Southeast Asia ng Malaysia, Singapore at Pilipinas. Ang website ay kontrobersyal sa Malaysia, ang bansa kung saan ito itinatag, sa tingin mo ba mahirap ang panahon? Ganoon din ang 144,000 sugar babies sa Metro Manila. Sa kabutihang palad para sa kanila, mayroong higit sa 33,000 na mga willing benefactors sa kanilang lugar. Ang sugar relationship ay isang kaayusan sa pagitan ng dalawang pumapayag na nasa hustong gulang, karaniwang kinasasangkutan ng isang mas matanda, mayamang tao, sugar daddy o mommy, na nagbibigay ng financial support o mga regalo sa isang batang tao, sugar baby, kapalit ng pagsasama, intimacy, o iba pang agreed upon terms. Ang mga relationships na ito ay ideally based sa clear communication, boundaries, and the understanding ng parehong partido that benefit in some way. Ang Sugarbook ay naging isang kanlungan para sa like-minded consenting adults mula nang ito ay itatag ng isang Malaysian company. Ngayon, ang Pilipinas ay nagniningning bilang isa sa nangungunang 5 bansa sa buong mundo para sa mga sugar baby. Kung saan ang Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas, at Northern Mindanao ay umuusbong bilang mga nangungunang rehiyon para sa mga sugar relationship. Samantala, mayroong 33,749 na sugar daddy sa Metro Manila. Narito ang kicker, ang average na buwanang allowance para sa mga Filipino sugar baby ay nasa 52,000, ngunit hanggang sa 22% sa kanila ay kumikita sa pagitan ng 141,000 pesos hanggang 283,000 pesos sa isang buwan. Halos kalahati ng mga sugar baby ay walang trabaho, kahit man lamang ayon sa database ng Sugarbook. Habang 28% ay mga estudyante at 10% ay nasa industriya ng hospitality. Ang mga buwanang allowance ay mataas ang ranggo sa listahan ng mga gusto ng sugar baby gaya ng inaasahan ng isa, ngunit malapit din itong sinundan ng pananabik para sa mga travel experience at emotional support, na nagpapakita kung paano ang mga sugar relationship ay higit pa sa mga financial perks. Sinasaklaw nila ang isang wide range of needs and desires na hinahanap ng mga may consenting adults sa modernong pakikipag-date. Kaya saan ginagamit ng mga sugar babies ang kanilang buwanang allowance? Sa lumalabas, sa edukasyon at iba pang mga pagpipilian sa adulting tulad ng pabahay o upa, pag-iipon o pamumuhunan, at pagbabayad ng utang. 10,000 kalahok sa iba't ibang pangkat ng edad, rehiyon, at trabaho, ang nagpahayag na ang kabisera ng mga sugar babies sa Pilipinas ay Metro Manila, na may 144,462 sugar babies at 33,749 sugar daddies. Habang ang Calabarzon ay mayroong mahigit 47,000 sugar babies at 16,000 sugar daddies. Pangatlo ang Central Luzon na may 30,000 sugar babies at 10,000 sugar daddy. Central Visayas na may 22,000 at 8,000. At Northern Mindanao na may 7,000 at 1,000, ayon sa pagkakasunod. Sa hindi inaasahang pagtaas ng inflation, ang unemployment rate, at ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, nakita ng Sugarbook ang kagilagilalas na 189% traffic surge sa Pilipinas mula December 2022 hanggang August 2023, at ang nakakagulat na 8% sa kanila ay sugar babies.